Manood, makinig, matuto. Manood, makinig at matuto. May aral natin ang kwento ng bayan ko. Magandang araw! Isang bagong paglalakbay na naman mula sa kaba ng mga kwento ng bayan ko ang ating pagsasaluhan ngayon. Ako nga pala si Teacher Jean na maghahatid sa inyo ng mga kwentong kapupulutan ng aral. Ang babasahin ko ngayon ay tungkol sa isang bata na nilalang ng may kapal na may natatangi at kanya-kanyang pagkakaiba. Ito ang kwentong pinamagatang Ang Ate Kong Bampira. Isinulat ito ni Sir John Ronnel G. Popa ng Tanawan City at iginuhit naman ni Ma'am Rhodora B. Crisologo ng Cabuyao City. Binigyang buhay naman ito sa anyo ng audiobook ng inyong lingkod, Teacher Jean Rodriguez Boncales ng Division of Batangas Province. Handa na ba kayong maglakbay sa kaba ng mga kwento ng bayan ko? Halina't makinig! Sabi ni nanay, lahat ng nilalang ng may kapal ay natatangi. Ang bawat isa raw ay may kanya-kanyang pagkakaiba. Pero napapansin kong si Ate Ara ay hindi tulad ng iba. Kaya naman, labis akong nagtataka. Paano kung malaman kong isa pala siyang bampira? Dapat ba akong matakot sa kanya? Ang Ate Kong Bampira. Nagising ako sa sigaw ni Ate Ara na nagmumula sa kanyang kwarto. Nay! Nay! Ayaw ko po sa sikat ng araw. Pakisara po nang binuksan yung bintana. Kaya siguro makapal ang kortina sa kwarto ni ate. Ayaw niya sa maliwanag na sikat ng araw. Bakit kaya ayaw niya sa liwanag? Tuwing napapadaan naman ako sa kanyang pintuan, takot na takot akong sumilip. Napakadilim kasi, lalo na sa gabi. Tila kuweba ito na mayroong mga matang nakatingin sa akin. Bakit kaya gusto ni ate sa dilim? Abot bewang ang buhok ni Ate Ara. Maputi ang kanyang balat at paborito rin ang kulay na itim. Itim na ipit, itim na damit, itim na wallet, itim na jacket, itim na medyas, itim na suwelas, itim na pantasa, itim na mesa. Mayroon din siyang pusang itim. Ang pangalan nito ay si Lilim. Kapag lumalabas siya ng bahay, nakasuot siya ng itim na sunglasses at makapal na balabal. Bakit kaya ganito si Ate Ara? Minsan isang tanghali, inutusan ako ni nanay. Clara, tawagan mo si Ate Ara sa kwarto niya kasi kakain na. Naglakas loob akong pumasok sa kanyang kwarto kahit madilim. Ate Ara, nandyan ka ba? Kakain na tayo ng tanghalian. Tumingin ako sa paligid. Hindi sumasagot si ate. Nakita ko siyang nakakumot at mahimbing na natutulog. Lumabas ako ng kwarto niya at bumalik kay nanay. Nay! Tulog pa po si Ate Ara. Bakit kaya baligtad si ate? Sa araw siya natutulog, pero gising naman kapag gabi. Nang gabing iyon, sabay kaming nagsipilyo ni Ate Ara. Matagal ko nang napapansin ang kakaibang tubo ng dalawa niyang ngipin. Ate Ara, ano po yung matulis mong ngipin? Clara,
Ang tawag dito ay pangil. Bakit ka po may pangil? Tumingin lamang siya sa akin at humagik-gik. Hik, ik, 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 ik. Lalo tuloy akong nagtataka. Normal ba sa taong ayaw sa liwanag? Ang maging mahilig sa itim? Ang matulog sa araw pero gising sa gabi? Normal ba ang magkapangil? Napahipo tuloy ako sa aking mga ngipin. Ganito rin kaya ang ate ng kaibigan kong si Bonnie? Kinabukasan, pagkatapos sa eskwela, ay agad ko siyang pinuntahan at kinuwentuhan. Hala Clara, hindi naman ganyan ang ate ko. Saka, kwento ng lola ko, bampira daw ang tawag sa mga taong ayaw sa liwanag. Mahilig sa itim, tulog sa araw, pero gising sa gabi. At higit sa lahat ay mayroong pangil. Nangangagat sila at umiinom ng dugo. Naku! Bampira siguro ang ate mo. Anong gagawin ko, Bonnie? Sabi ng lola ko, takot daw ang mga bampira sa asin at bawang. Mag-iingat ka, Clara, dahil malapit ng maggabi. Kailangan ko nang umuwi. Pero natatakot ako kay Ate Ara. Ilang oras na lamang ay gabi na. Magigising na ang ate kong bampira. Paano kung kagatin niya kami sa liig? Paano kung inumin niya ang dugo namin? Paano ako? Napakaliit ko. Hindi ko yata kayang labanan si ate. Sana nasa bahay si nanay. Sana marami kaming asin at bawang. Kailangan kong umuwi at sagipin si nanay. Kailangan kong pigilan ang ate kong bampira. Nagmamadali akong umuwi para kumuha ng asin at bawang sa kusina. Pero laking gulat ko dahil nandun din si Ate Ara. May hawak siyang baso na may pulang-pulang inumin. Umiinom siya ng dugo. Tumingin siya at ngumiti sa akin. Matulis ang kanyang mga pangil. Mabilis akong tumakbo sa kwarto namin ni nanay. Nagtalukbong ako ng kumot. Nasaan kaya si nanay? Kami lang ni Ate Ara sa bahay. Biglang narinig kong may pumasok. Ubod lakas akong sumigaw. Ate Ara, huwag mo akong kagatin! Clara, bakit? Anong nangyari sa iyo? Mabuti naman at si nanay pala. Sabi kasi ng ate mo, nagmamadaling tumakbo ka rito sa kwarto. Agad ko siyang niyakap. Bampira po si Ate Ara! Anong sinasabi mo? Hinaplos niya ang aking buhok. Bampira po si Ate Ara! Kakaiba po kasi ang mga kilos niya. Ayaw niya sa liwanag, mahilig siya sa itim, tulog siya sa araw, pero gising sa gabi. Mayroon siyang mga pangil! Umiinom po siya ng dugo kanina! Ayaw ko po ng ating bampira! Umiti lamang si nanay sa akin. Maaliwalas ang kanyang mukha. Parang hindi siya natatakot makagat ni Ate Ara. Anak, tao ang Ate Ara mo at hindi bampira. Nasa kolehiyo na siya. Marami siyang exam sa eskwela at kailangan niyang mag-aral. Lagi tuloy siyang puyat kaya madaling nasisilaw sa liwanag. Paborito lang talaga niya ang kulay na itim. Parang ikaw at ako, may paborito ring kulay. Clara, huwag mong gagayahin ang ate mo ha. Masama sa katawan ang pagpupuyat. At hindi rin totoong dugo ang nakita mo kanina. Nakangiting paliwanag sa akin ni nanay. Tinawag ni nanay si Ate Ara. Lumapit si ate at inabot kay nanay ang pulang-pulang inumin. Uminom si nanay saka pinatikim nila ito sa akin. Pakuwang Diyos po pala ito! Hindi dugo! Napabulalas kong sabi. Ngumiti si ate sa akin. Kitang-kita ko ang kanyang matulis na pangil. Pero, ate, bakit ka may pangil?
araw, Clara, malalaman mo rin. Sagot niya, napahipo ako sa aking mga ngipin at napadpad ang aking daliri sa gilagid. Bakit? Bakit? Bakit parang may matulis? At dito na nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang, ang ate kong Bampira. Naway ito'y inyong nagustuhan at kinapulutan ng aral. Hanggang sa muli, ito si Teacher Jean. Paalam! Ang kaban ng mga kwento ng bayan ko ay mula sa anim ng Bureau of Learning Resources at ng mga Learning Resources Management Section ng Kagawaran ng Edukasyon. Manood, makinig, at matutok.